guys! So, bago natin i-propagate yung basket plant, labas muna tayo tapos try natin bumili ng magandang paso na paglalagyan natin yung mapapropagate natin dun sa basket plant. Tara! Actually, malapit lang naman yung pupuntahan nating bilihan ng paso. Tingnan nyo guys yung mga kapitbahay. Ang dami nilang alaman. Ano po? Magkano to? 60? 60? Ah, mas magkano? 70 na lang ganyan. 65. Yung lupa din magkano yun? 75. So yan guys yung nabili ko. Lupa tsaka paso. Medyo mabigat tong nabili ko kaya nag-tricycle pa ako 8 kilo. Ito yung sinasabi kong basket plant. Ayan. Sobrang dami na niyang anak. Tanggalin natin yung malalaki. Titira natin yung mga maliliit. Ang bala kong alisin itong sobrang laking tot. Tingnan nyo, ang dami na rin yung uga. Lalagay ko yung picture nung unang araw na nilipat siya dito sa paso. Hindi pa siya ganito dati kataas. So, dito banda, lima na dahon ang natuyo. Tapos namumulaklak siya ng sunflower. Joke lang. Iba yung bulaklak niya. Ilalagay ko rin yung picture dito sa gilid ng video para makita nyo. Hindi yan yung bulaklak, guys. Ito kahit sobrang dami na niyang root dito, dun tayo magkakat sa medyo fresh pang mga ugat. Kasi pag tinanim mo naman natin siya, hindi naman siya maganda tingnan kung pa letter U. Ganyan yung pagkakatanim. Okay, putulin na natin. Ayan lang siya. Naputol na natin. Ayan. Ito na yung dalawang napugot natin na ulo from mother plant. Sa pangalawang pugot, ganun lang din yung gagawin natin. Bago din natin ilagay sa lupa itong mga sanga. Buwasan din natin ng dahon yung ilalim. Malapit dito sa roots. Tapos ganyan na guys, meron na agad baby na pausapan. Well, palabas dito sa ulo na to. Lakasan ko sa ulo. Dito banda na dito puso. Ano yung bagong dito pati? Ay, dito tayo magpuso. Tapos yung pangalawa, check din natin. Kasi hindi natin yung mga leaves malapit sa root. Tapos ko lang siya. Grabe, hapon na pero sobrang init. Siguro parating yung ulan o yung bagyo. Sobrang bilis niyang lumaki guys, kaya try niyo mag-anap gamit ng basket. Ayan. So, ito yung isang paso. At ito pa yung isa. After natin sila ilagay sa lupa or after natin itanim, ayan, giligan lang natin sila. Habang ginigiligan natin, napansin nyo, lalong bumababa yung lupa. Bukas natin malaman kung kailangan natin dagdagan. Pero tingin ko okay na to.
lipat natin yung pwesto dito. Maganda kasi yung araw dito pag umaga. Yung tabi na sila dyan. Kung nagustuhan nyo po ang video na ito, please like, comment, and share. At para naman ma-update kayo sa mga susunod nating vlog tungkol sa halaman, click subscribe and hit the bell button. Kita-kits tayo sa susunod na vlog, and thanks for watching. Bye!